ako to, si Chang Ami. Sino pa ba ang pwedeng makinig? Ako to, si Chang Ami. Kanino pa ba ako pwedeng lumapit? Ako to, si Chang Ami. Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Ako to, si Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang iba, kundi... Ako to, si Chang Ami! Magandang hapon, Pilipinas! Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang programang Ako To, si Chang Ami on a beautiful sunny Monday. Oo nga, medyo maaraw po dito ngayon sa Quezon City. Ay, kamusta naman po dyan? Kung nasaan po kayo, sana ay okay na okay kayo at nagme-merienda ng kape? Parang masarap yung hopya. Si Doc Dennis, lagi kaming may hopya from him. Thank you, Doc Dennis, ha? At kahit pagkatapos ng programa, nandito pa rin siya. Para sa aming mga katanungan. Ayan, ni Mayora Sheila. Thank you, Doc Dennis. Kamusta po mga keserbisyo? Tayo po ay Lunes na November 4, 2024. At 51 days na lamang po, Pasko na. Naku, marami pong nag-birthday over the weekend. At isa na dyan ay ang pinakamamahal nating si Tita Winnie. Tita Winnie, happy, happy birthday! Si Tita Winnie po'y kasama ko sa morning show sa napaka habang panahon. At ngayon lang parang na-miss natin ang kanyang birthday. Happy, happy birthday, Tita Winnie! Salamat sa mga foods na pinadala mo. Ang dami-dami. At ito po ang programang Ako To, si Chang Ami. Nakikinig po at nagbibigay payo sa kung ano man ang pinagdaraanan po ninyo ng walang panghusga. Bida po sa ating usapin dito ay syempre ang malusog na isip, puso at emosyon. Tayo po'y nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa mas matatag na relasyon. Nakikinig at nagbibigay payo. Ito po ang pinagkakatiwala ang Life Counseling on AM Radio. Ako to, si Chang Ami. Samahan po ninyo kami hanggang 4 p.m. Parang hindi pa rin bumabalik yung boses ko, ah. Parang kailangan ng turmeric. Ano ba yung nakikita ko? Banaba. Mga tsaang ganyan, nakakatulong. Kamusta po sa mga kaserbisyo nating nakikinig sa radyo? Radyo 630, 630 kHz sa AM band. At tayo rin po ay napapanood ng live na live sa ating streaming sa Teleradyo Serbisyo. Yan po ang hahanapin ninyo pagka kayo po ay nagpunta sa YouTube. Napapanood din po tayo sa cable. Kay Cable Channel 26, yes, sa Prime TV. At hello din sa ating mga kaserbisyo worldwide sa pamagitan po ng The Filipino Channel, I Want TFC. At mga kaserbisyo, kung kayo po ay may kwento na nais ibahagi po sa amin, maaari po ninyong ipadala yan sa ating Viber number 0919-278-3000 or pwede rin po kayong tumawag sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. At mga kaserbisyo, bilang pasasalamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta, kayo po'y imbitado sa araw ng kaserbisyo sa November 10 po ito, this coming Sunday, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 po ito ng gabi sa Ayala Museum sa Makati City.
At pwede kayong pumunta, walang traffic niyan. Linggo. Para po magkaroon kayo ng pagkakataon na makasama ang inyo pong mga paboritong Radyo 630 at Teleradyo Servicio Anchors, pati na rin ang ating mga reporters. May regalo po dyan at sorpresa mula po sa aming mga partners. At eto na, masaya to, may libreng museum tour. Gusto yan ng mga bata, kaya pwede po ninyong isama ang inyong mga anak. Pwede rin pong matuto sa libreng legal, medical, pati na rin relationship at disaster preparedness talks mula alauna hanggang alas tres po ng hapon. Doon po sa mga nanonood sa ating live streaming at sa cable, meron po kaming QR code na naka-flash ngayon sa screen. I-scan nyo lamang po yan or bisitahin ang Radyo 630 Facebook account para po sa detalye. Kaya magkita-kita po tayo dyan mga kaserbisyo, November 10, Sunday po yan. Kung may oras, so ibig sabihin, asa umaga kami makakapag-golf ni Seiya para makapunta ako. And speaking of my son, Isaiah, nako-congratulations, Seiya! Dahil siya ay nakakuha ng birdie shot, okay? Sa kanyang laro sa Tagaytay Highlands. Maraming salamat sa mga magagandang caddy nila doon. Pati na rin sa Tagaytay Midlands. Hello, hello sa inyong lahat dyan. At nice din namin batiin ng happy birthday si Kuya Vio Villa S. Kusa at ang kanyang napakagandang asawa na si Ate Neris. Naku, maraming salamat sa inyong invitasyon dahil nag-enjoy kami sa paglalaro dyan sa Tagaytay. Ganun din kay Cecil and Jay Mendoza, si Ama at saka si Alma at saka si Jeff din Mendoza na nakalaro namin. At si Ate ano, si Nanay Nenita, syempre. Ang nanay ni Ate Neri, salamat, salamat. Nakilala ko yung kanilang buong pamilya. Maraming salamat po. Sa uulitin daw, sabi ni Isaiah. At para po naman sa ating episode ngayong hapon, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang anak na sa murang edad pa lang po ng 3 buwan ay iniwan na ng kanyang ina sa kanyang mga lolo't lola para nga daw po magtrabaho abroad. Ang tanong, paano ba daw paglalapitin ang loob ng isang mag-inang pinaglayo na ng panahon? Dapat nga ba daw bang hayaan na lang o may pag-asa pang magkaroon ng pagkakataon na mapunuan ang mga pagkukulang? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Eh, dyan lamang po kayo at magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Bigyan naan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating mga kaserbisyo reporters. Unahin na po natin ito, paghatid ng tulong para po sa mga magsasakang naapektuhan ng Bagyong Christine at Leon. Nagpapatuloy, ito po'y ayon sa Department of Agriculture. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Malacanang si Christian Yusores. Christian, magandang hapon. Magandang hapon, Chang Ami. Nakahanda na ang Department of Agriculture na ipamahagi ang mga supply ng bili para sa pagbangon at muling pagtatanim ng mga magsasakang naapektuhan ng Bagyong Christine at Leon. Sa Bagong Pilipinas ngayon briefing, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na may mahigit 50 milyong nakapreposisyon o inisyal na binhi ng palay, mais at gulay sa ilang rehiyon na nakastandby pamahagi kapag handa na muling magtanim ang mga magsasaka. Partikular, ang mga magsasakang hindi insured sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation sa Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, maging sa Visayas at mga apektadong lugar sa Mindanao. Bukod pa niya ito sa 25,000 pesos na survival at recovery loan o pautang mula sa Agricultural Credit Policy Council para sa mga mingisda at magsasaka. Para naman sa mga insured na magsasaka, may nakahandang 660 million pesos na bayad danyo sa mga apektado.
Iniyak naman ng DA ang mabilis na pagpoproseso ng insurance claims para matanggap agad ng mga apektadong magsaka. Sa datos ng DA, umabot na sa 5.75 billion pesos ang pinsala ng mga bagyo sa agrikultura. Pinakamalaki sa bigas na nasa 4.2 billion pesos habang pinakamalaking pinsala ang naitala sa Bicol, Mimaropa at Cagayan Valley. Sa serbisyo mo sa Malacanang, Christian Osores para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Christian Osores. Sa ibang balita naman po, lamay na damay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa may Pasay City. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Pasay, si Bert Dison. Bert, magandang hapon. Chang Ami, nakapanlulumo ang sinapit ng isang patay na pinaglalamayan dito sa Kuya King Street, Barangay 1 sa Pasay City. Matapos madamay sa sunog na sumiklab sa isang residential area. Hindi na nailabas ng mga kaanak ang kabaong na kanilang pinaglalamayan dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Ayon sa inisyal na investigasyon, sumiklab ang sunog pasado alas 11 kaninang umaga. Pinaghihinalaan ang naiwang electric fan na nag-overheat sa kwarto ng isang naungupahan ang pinagmulan ng apoy na agad namang kumalat dahil gawa sa light materials ang mga bahay dito. Itinaas sa ikatlong alarma ang sunog pasado alas 12 ng tanghali. Patuloy pa rin ang isinasagawang overhauling at assessment ng otoridad. Tinatayang higit sa 8 bahay ang nadamay sa sunog. Wala namang napaulat ang saktan o nasugatan sa insidente. Kaservisyo mo sa Pasay City, Bert Dizon para sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Bert Dizon. Kaservisyo Live Report! Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Ako to, si Chang Ami. Kayo po'y nakikinig sa programang Ako to, si Chang Ami. Naku, kamusta lang muna kay Nona Damian. Maaraw daw sa Quezon City. Ganon din kay Charity Kasipi at kay Chris John Gatbonton. Happy Monday daw po sa ating lahat. Magandang buhay naman sa lahat, sabi ni Marilu Abangan at si Tita Cory Alejandro. Blessed Monday. At ganon din kay... sino pa ba yung mga naka-attendance check natin dyan? Oy, si Irma Salvador, si Vina Hermohino, magandang Monday din sa'yo. Si Roberto Clemente na always present na nariyan sa Kalumpit, Bulacan. O mamaya po, babatiin ko pa yung ilan sa ating mga kaserbisyong loyal na araw-araw po talagang nakatutok sa ating programa. Ngayong hapon po ay may mga kausap po tayo na itatago na lamang natin siya sa pangalang si Matt. So sa ngayon po ay meron siyang pinagdaraanan nga po na mabigat na challenge sa kanila pong pamilya dahil nga po yung kanyang ina ay parang hindi po sila nagkaroon ng pagkakataon na maparamdam yung pagmamahal sa isa't isa dahil nga sa siya po ay bata pa lamang ay iniwan na siya sa kanyang mga lolo't lola. So nasa linya po natin ngayon si Matt. Hi Matt, magandang hapon. Welcome sa Ako to si Chang Ami. Kamusta ka? Hello po Chang. Okay naman po. Nasaan ka ba ngayon? Nasa trabaho o nasa bahay lang? Nasa bahay lang po. Mamayang gabi pa po yung pasok. Apang gabi ikaw. O, kamusta naman Apo. Ikaw? Okay naman po. Somehow, kahit pa paano, nakakaraos kahit na mag-isa na lang po sa buhay. Si lolo't lola, nasaan ba? Yung lolo ko po na wala nung 14 years old po ako. Si Lola naman. Oh, sorry to hear that. Lola lang pong 2020 nung pandemic. Ah, sa uno, nauna na si Lolo. Opo. So nung lumalaki ka, kanino ka ba mas close? Kay Lolo o kay Lola? Pareho po eh. Ah, pareho. Tapos yun nga, nung nawala po si Lolo, mas kay Lola naman po. Kaya ayun po, talagang pwede bang ikwento mo muna sa amin? Oo, pwede mo bang ikwento muna sa amin? Bahagya, medyo atras lang tayo ng konti. Doon sa mga panahon na ikaw ay bata pa, nung iniwan ka ng mama mo sa lolo't lola mo, anong age mo ba na-realize na,
teka, wala si mama. Ba't si lolo at lola ang kasama ko? Parang ganun. Unang beses ko po na-realize nung nasa elementary po ako kasi medyo naging active po sa school na agad. Oh, yeah. Sa mga edad, kaya medyo may mga time na nakaka-receive ng awards, recognition, may mga honor. Tapos palaging si Lolo at saka si Lola yung kasama ko. Tapos unti-unti parang nakakaramdam ako ng inggit dun sa mga may kasama, mama at papa. Ma, ilang taon ka nito, Matt? siguro po, more than 10 years old. Mga 10, po, ganyan. Oo. 10-11. 10-11, opo. Then, nung nag-high school, dun ko mas na-realize na, oo nga, bakit parang wala talaga akong mama at papa. Parang ganun. So, nung 10 ka, dahil nga achiever ka, di ba? Marami kang mga awards. Siyempre, may mga special events sa school. Yan talaga yung isa sa mga bagay na, alam mo yon, yung bilang nanay na kahit na alam kong napaka-busy ako, kailangan talaga gawan niya ng paraan na nandoon ka eh. So, nakita mo yung difference na parang, ah, bakit ako si Lolo't Lola? Anong tinanong mo nun kay Lolo't Lola mo, Matt? Even before po noon, nagtatanong naman na po ako, palaging sinasabi lang na is nasa ibang bansa ang araw to. Tapos, hindi pa uso masyado yung technology eh. Every once in a while, nakakatanggap po ng sulat. Pero, nung medyo nagkakamalay na po, medyo nagmamature na yung isip ko, tapos nalalaman ko sa mga tita ko na wala pala talaga sa abroad. Kasi that time po, nasa probinsya kami. Okay. Tapos, nandito sa Manila si mama. So, nagtatrabaho naman daw po. Kahit pa paano, paminsan-minsan nakakapagpadala. Pero hindi talaga yung sasabihin, nag-work para sa amin. Kasi hindi po talaga, hindi masasabing sustento yung natatanggap. Parang kung kailan lang siya meron. Tapos, doon ko na po nalalaman na may ito na palang family. Oh, okay. Kasi sa kanya po, tsaka sa biological father ko, ako lang po mag-isa. May mga kapatid po ako, pero sa side na po ng mama ko. Sa side lang ng mama mo, sa side ng papa mo, wala ka ng ibang naging kapatid? Sa side ng papa ko, meron daw po. Although meron. Hindi ko naman nakilala rin po yung tatay. Pero meron daw po. So, nung time na yon na nabanggit ng tita mo sa'yo na nasa Maynila lang pala, na nagtatrabaho, hindi naman pala abroad, paano kayo nag-usap ng lolo't lola mo tungkol doon? Or kinonfront mo ba si mama mo at sinabi mo na alam mo yung totoo? Hindi po eh. Parang bigla na, naalala ko po bigla na lang na umuwi kami or nagbakasyon kami dito sa Manila. Tapos, after ilang days, pinuntahan po namin siya. Tapos parang wala lang po, parang nakita lang kami. Ilang taon ka noon? High school na po ako noon eh. Siguro mga 15, po mga 15, 16, mga ganyan. 15, 14, mga ganun. So parang feeling nila, di ba minsan may ganun, di ba Matt? Yung parang akala ng mga matatanda, hindi natin nararamdaman, pero nararamdaman natin kung ano yung nangyayari. Pero tinatry nila i-cover by saying, kumain ka na spaghetti, kamusta ka? Di ba ganyan? Parang na-imagine ko yung eksena, Matt eh. Di ba? Parang upo ka lang dyan. Di ba? Upo ka lang dyan. Kumain ka, may soft drinks, may spaghetti, may ganito. Di ba? Parang ganun. So anong na-feel mo? Parang gusto mo sabihin sa kanila, excuse me po, alam ko po yung nangyayari, parang gano'n. Opo, pero that time po siguro kasi since hindi pa totally nagsisink in sa akin yung kung dapat ba ako magtanig ng sama ng loob or ano. Or paano basta ba? Basta that time kasi nung nakita ko lang po siya na parang kahapon lang kaming hindi nagkita. Parang okay na ulit. So parang mas pinili mo yun. Mas pinili mong to remember the good times or the good memories with her than concentrating on that fact na parang wala ka. Ganon. Opo.
eto na lang, nito ko na lang po naramdaman talaga na nawala si Lola kasi biglaan po eh, wala naman yun. Although hindi naman po dahil sa COVID, pinamatay ni Lola, heart attack daw po. Doon po na, yung pakiramdam na lumaki na sanay kasi sobrang naging dependent po kasi ako sa lola ko eh. Siyempre. Hindi man na-spoil pagdating sa mga material na bagay pero emotionally sobrang busog sa pagmamahal din. Yeah. All of a sudden, nawala. Tapos yun na yung time na akala ko doon na papasok si mama. Expect ka from her, parang ganun. Opo. Lalo pa narinig ko sa mga kapatid niya na, mag-isa lang yan dyan sa bahay, baka pwede mo nang samahan. Sinamahan lang po kung mga ilang araw, hindi pa nga umabot ng yung ika-9 days po ng pagkawala ni Lola. Umalis na siya ulit, bumalik na lang siya nung ika-9 days kasi diba parang nag-iipon-ipon po ulit. Yung mga family members. And din lang po siya ulit bumalik. Then after din mismo nung araw po na yun, umalis na siya ulit. Tapos ilang months bago masundan na dadalawin ka, magkakaproblema ka dito sa bahay, magkakasakit ka. Nagkakachat naman kami, nagkakausap, pero hindi naman po yung daily basis. Pero yung feeling man lang sa silipin mo naman ako dito. Wala. Tapos, recently lang, nagkaroon po ako ng problema dito sa kapitbahay namin kasi sobrang ilang months ko nang struggle yung ingay ng kaso nila. So, hindi ako nagsusumbong. Baka pwede niya mga magkakasabing. Wala. Nagkita kami nung November 1, dumalaw kami sa pundod ni Lolo. Kung hindi ko pa i-open up, parang hindi pa niya tatanungin kung ano yung naging problema ko dito. Parang inaway ako ng kapitbahay na ako. Kasi that time sa tita ko, ako nagsumbong. Tapos yung tita ko lang yung nagsabi sa kanya. Pero ano man, ikaw yung unang mag... Ewan sa anak. Anak ako. Pero parang... Oh, Mac. Yes, parang nawala si Lola. Parang nawalan na lang din talaga ako ng nanay. Was there ever a time na nag-usap kayo ng harapan ni mama mo at sinabi mo lahat itong nararamdaman mo na ito? Dahil ako bilang isang ina, ramdam ko yung sakit na nararamdaman mo ngayon, Matt. At lahat ng yan ay valid kasi madami kang tanong na ang hirap hanapin ng sagot, di ba? Kasi wala ka rin yatang communication sa papa mo, tama ba ako? Wala po. Siya po yung tipo ng pag mag-uusap kami, kahit nung buhay pa si Lola, nakitakot na po yun sa kanya na pag may problema at tatanungin mo siya tungkol sa isang bagay, kahit umpisahan mo ng mahinahon, matatapos na nagsisigawan kayo. Opo. Oo. Siya yung galit siya lagi. Parang siya yung may mabigat na sama ng loob sa amin lahat. So parang kami yung may kasalanan sa kanya. Kaya simula nung mga natanggap ko yung mga ganung bagay, parang hindi na ako nagtangka ulit na magsabi sa kanya ng kung ano talaga yung nakaramdaman. Lagi akong sa mga tito or tita ko nagsasabi hoping na makakarating sa kanya at kung makarating man, ganun pa rin. Sila naman yung aawayin. Tapos, parang dahil dun inaanap ko yung parang maternal love. Kahit sa mga simpleng kaibigan ko na babae, kunwari medyo nakaka
tanda sa akin, onte, mama na agad tawag ko, ganun na agad yung turing ko. Tapos may isa akong best friend na for almost 9 years na parang naging nanay-nanayan ko rin. Parang sinabi niya sa akin, parang nanay mo, wala siyang hindi siya built as a mom na parang... Parang kasi hindi niya nakikita yung sarili niya bilang isang ina. Opo. Bago ba nawala si Lolo at Lola, nabigyan ka ba ng chance na mapagkwentuhan ninyo na ano yung reason? Bakit ganun si Mama? Bakit parang iba yung trato niya sa iyo ba? Kasi parang, 'di ba, gusto rin natin malaman na ano ba nangyari before ka ipinanganak, 'di ba? Was it a happy relationship with your papa or meron bang trauma si mama mo from that? Kung sa papa ko naman po, although hindi maganda po yung naniniwalayan daw nila sa mga nila lolo at lola kasi nagloko si papa. Pero kahit bago pa one daw po yun, bata pa lang si mama, medyo sabi nila, siya raw yung may pagka-black sheep na pamilya, parang gano'n. Yung nag-aaral, medyo rebelde. May ugali daw po na kung ano lang yung gusto niyang gawin, kung ano yung gusto niyang isipin, kung ano yung tingin niyang tama para sa kanya. Yun na yun. So right now, kahit sa mga tita mo na kapatid ni mama mo, parang wala rin kumbaga tumatayo bilang nanay mo at this point? Meron naman po. Pero hindi ko po masyadong inaasahan kasi alam ko rin po yung situation nila sa mga family nila. Pamilya din sila, kumbaga. Ayaw mo maging pabigat, oo. So, ang huling pag-uusap nyo ni Mama ay kailan, Matt? Noong November 1 po. Okay, anong napag-usapan ninyo? Yung nga po, yung parang kung kailan pa-uwi na kami, saka lang siya nagtanong about dun sa naging problema ko. Okay. Pero parang... Parang pahapyaw nga lang po eh. Parang hindi talaga totally. Parang for the sake na maitanong lang po siguro or siguro nadulas lang sa bibig niya. Then siguro mga wala pang isang minuto, dalawang minuto. Wala nga. Iba na yung topic. Ganun. Hindi na siya kumbaga ay nagpakita pa ng mas malalim na pag-uusap or connection. Kasi talagang sad to say, Matt, hindi talaga kayo magkakilala. Kumbaga, parang iba yung level ng relationship nyo, di ba? Parang ang hirap eh. Kasi parang, syempre pag nanay ka, di ba, gusto mo, alam mo lahat yung sa anak mo or kung anong pinagdadaanan ng anak mo. Personally, ganun kasi ako, di ba? Pero hindi natin din alam kasi kung ano ba ang pinagdadaanan ni mama mo. Kaya tinatanong ko din kung was there ever a time na naikwento ba sa'yo ni lolo't lola na ano ba yung galit niya from your papa or yung mga pinagdaanan niya nung bata siya. Kasi yun lang ang pwedeng makapagsabi sa atin na kung bakit ganyan siya ngayon, di ba? Pero hindi pa rin totally natin, di ba, makukonclude na, baka yun nga yun. Pero ang mahirap kasi dito talaga for every family na nagkakagulo-gulo, laging ang apektado talaga ay yung bata. And for this case, ikaw yun. And this is already the big you, yung adult na si Matt, di ba? Ang nakakaranas nitong lahat ng to na realidad ito ng buhay na ito ang pinagdadaanan ng mga bata or mga anak na produkto na ng paghihiwalay ng magulang. And sa kaso mong ito, very, very sad and we feel you, Matt. I feel you personally kanina habang nagkukwento ka. Naiiyak talaga ako kasi parang ang hirap, di ba? Parang naalala ko tuloy yung anak ko noon nung naghahanap siya sa tatay niya. Na minsan may mga bagay talaga na hindi mo alam yung sagot sa tanong eh, di ba? Parang yun yung napaka-sakit, napaka-frustrating, di ba?
parang ano ba, dadating, kailan tayo dadating dun sa punto na sasabihin natin sa sarili natin na, o sige, I've done my part, hinanap ko yung tatay ko, o ganun, hinanap ko yung tatay ng anak ko, and then we stop. Parang, di ba? Parang siguro sa point ngayon, Matt, hindi ko alam kung nandoon ka na ba sa point na yon or magtutuloy pa rin tayo. Kasi syempre ayoko rin naman na umasa ka tapos mag-expect ka tapos wala tayong, di ba? Well, parang andun ka lagi sa feeling na nag-i-expect ka pero parang laging wala. Maat, naunawaan ka namin. Ano lang po, parang kahit yung sa bunso namin. Nakakausap mo yung mga kapatid mo? Yung bunso lang po. Okay. Nandun po kasi yung iba sa tatay nila, yung bunso. Oh, hiwalay na rin ba siya medyo... doon sa pamilya niyang yun? Opo. Hiwalay na rin si mama mo doon? Opo. Ah, okay. So, hiwalay na rin sila, tapos ang nakakausap mo lang yung bunso mong kapatid. Anong sabi sa'yo? Eh, madalas naman po sila lumabas. Mm-mm. And syempre, masakit yan for you. Meron pa akong makita na, doon ako sobrang parang naingit. Although okay naman kami ng bunso namin, close kami, pero di ko maiwasang makaramdam ng ingit na. Yeah, nauna mo. Mag-call sila. Mm-mm. Natauhin mo, uyayain. Naunawaan ko, ma. Anong sabi sa'yo nung kapatid mo? Nung tinanong mo na... Mat? Ano? Magkataon po yun na may... Trabaho rin po kasi ako noon, nag-chat sa akin yung kapatid ko na magkikita raw po sila ni Baba. Sabi ko lang, may pasok ako. Tapos yun, natuloy sila. Hindi ko naman sinisisi na hindi ako sinama or what. Pero yung idea lang na... Oo, nag-aantay ka. Ba nagagawa yan? Naunawaan ko yun, Matt. Sige, inom ka muna ng tubig, Matt. Na, ay, nako, sobrang ambigat nitong iyong pinagdaraanan. At magbe-break lang tayo. Inom ka lang muna ng tubig, ha? At tayo po'y, nako, ito yung napakahirap talaga na pangyayari sa pamilya kapag yung mga anak po natin ay dumadaan sa ganitong klaseng pagsubok. So, hinga ka muna ng malalim, Matt. Magbe-break lamang tayo at babalikan po natin si Matt. Mga kaserbisyo, ang oras po natin ay 3:42 ng hapon. Diyan lamang po kayo't magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. May nakikinig sa'yo. Ako To, si Chang Ami. 3:45 na po ang ating oras at muli mula po dito sa amin sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30, binabati namin ang ating mga ka-vibes sa kanila pong naging successful na launching ng FM Radio Philippines. Ngayong araw sila po ay mapapakinggan ng live na live sa 92.3 FM band, ang inyo pong favorite music radio station ng FMR Philippines. Kaya tutok na mga ka-serbisyo at mga ka-vibes, kaya congratulations po muli sa inyong lahat. At balikan lamang po natin ang ating kaserbisyo na si Matt. Matt, nandiyan ka pa? Kamusta ka na? Okay naman. Matt, medyo na ihinga ba natin ng konti, Matt? Nako, una sa lahat, gusto kong malaman mo na I feel you. Nagdurugo ang puso ko na naririnig kong nagkukwento ka ng ganon. So, alam namin kung gaano kahirap mawalan ng magulang, mawalan ng lolo't lola. And it's good that you're allowing yourself actually to grieve over what you didn't get as a child. Ito yung talagang pinakamasakit sa lahat, di ba? To acknowledge that feeling, di ba? Nandoon ka na ba sa stage na kaya mong patawarin si mama sa lahat ng nangyaring ito? Or hindi pa?
Matt? Hindi ko alam kasi yung hindi mo pa alam kung kaya mo at this point. Hindi ko po kasi alam kung ako ba yung mali na nag-hangad ako masyado na I mean yeah. Yung marami kang expectations from her. Pag sinasabi ko po sa iba mga kaibigan ko, ang sinasagot sa akin, matanda ka naman na bakit ka pa uhaw sa pagmamahal ng nanay mo. Yeah. Pwede ka naman mag-focus sa sarili mo. Eh ang point ko lang po kasi biglaan na wala yung lola ko. Oo. And nasa grieving stage ka pa rin kasi. Talaga. Yung nako-compare mo yung mga nagawa ni lola sa hindi nagagawa ngayon ni mama mo, diba? So, naiko-compare mo siya. So, ang nangyayari, ikaw talaga ang, kumbaga, nagsasuffer. Diba? Kaya, tinanong kita kung nandoon ka na ba sa stage na yon na kaya mo siyang patawarin, pero mukhang hindi pa kasi nandoon ka pa sa grieving stage. And maybe after that, ay may maraming stages yan. Magkakaroon ka pa ng stage na magagalit ka sa kanya. Diba? Na bakit hindi natatanong ang sagot mo. Pero gusto ko sana, Matt, na malampasan mo na yon, na huwag ka nang dumaan pa doon kasi alam ko na it's going to be challenging and mas difficult yon yung stage na yon. Kaya also at this point, for me, very important na makahingi ka ng tulong, diba? To someone, considering yung talagang makapagbibigay sa'yo ng professional help, diba? We can connect you with someone who can help you with that. Kasi, syempre, gusto rin namin dumating ka doon sa punto na nandoon ka na sa healing stage. Kasi right now, ang dami pa eh, diba? Punong-puno pa ng emosyon, punong-puno ka pa ng napakaraming tanong. Sobra po. Oo. Kaya gusto ko din na, alam mo yon, na ma-connect ka namin sa tamang tao na makakausap mo that can give you that professional help. Para din, you know, may mga bagay kasi na kailangan natin din tanggapin at this point. Una na siguro dyan is yung fact na you cannot change your mom anymore. Yun na talaga siya. Hindi mo na siya pwedeng baguhin, but we can pray. We can pray na sana, di ba, magbago siya, sana. Doon na lang tayo minsan talaga, kumbaga Matt, ay kakapit talaga yung panalangin na magbabago siya at makikita niya ang lahat ng ito, di ba? Kaya lang at this point parang hindi pa natin alam. Ikaw nga mismo ang nagsabi na pag nag-uusap kayo, di ba? Parang umaabot sa punto na magsisimula kayong mahinahon, tapos mamaya galit na siya, di ba? So, ako naman, for me, syempre you have to also protect yourself. You have to set boundaries also. Hindi rin po pwedeng sa lahat ng bagay, ikaw ay, kumbaga, ikaw yung laging dehado. Ikaw lagi yung very emotional, di ba? Ang dali naman kasing sabihin, huwag mo siyang isipin kasi hindi ka naman niya iniisip, di ba? Parang ganun lang, pero hindi rin naman ganun kadali yun, Matt, nauunawaan ko. Kasi ang hirap din if every time nag-uusap kayo, para kayong, alam mo yon, yung, eto ka, ito yung mali sa'yo. Sasasabihin naman niya kung ano yung mali sa'yo. So, talagang nagka-clash kayo kasi hindi pa talaga kayo magkakilala ng ganun kalalim. Have you ever tried, Matt, na sinulatan ang mama mo ng talagang sulat na nandun lahat yung nararamdaman mo? Na-try mo na yun ngayon? Hindi pa. That nung mag na-try na po. Oh, na-try mo na. Sa chat po. Sa chat. Sulat. Yung sulat talaga na handwritten, ha? Wala po. Oh. Ano lang. Sa chat lang po. Oh, kasi din minsan mahirap sa chat, 'di ba? Parang hindi mo rin alam kung anong emotion meron 'yun eh, kasi 'di ba walang emotion 'yun. So yung taong makakatanggap minsan dahil alam niyang may guilt din siya,
'di ba? Pwedeng defensive din kasi yung magiging sagot niya sa iyo. Kasi nga hindi kayo talaga magkakilala, Matt. So ang tendency talaga is nagka-clash kayong dalawa. Diba? So, I think at this point, baka makakatulong kung mas makasulat ka kay mama, tapos masabi mo sa kanya kung ano lahat yung nararamdaman mo at this point. At kung ano yung mga tanong mo na iniisip mo na sana may sagot. Kasi right now, you're on the right track that you're allowing yourself to feel, diba? All this pain, diba? All these emotions, itong yung pagkalungkot mo dahil nawala si Lola, that's all valid, Matt. But the next step would be for you to try to write her a letter, sabihin mo lahat doon kung ano yung nararamdaman mo para sa kanya. And then, I know things are easier said than done, pero may mga bagay talaga, Matt, na kailangan mong i-let go and let God. The right time will happen kung kailan talaga yung mga expectations mo din. Minsan, kailangan ano rin natin ng konti para hindi rin masyado kang nasasaktan. Kasi sobrang dami na yung pain na nararamdaman mo eh. Di ba, Matt? For now, let's try to set small goals muna. Maliliit lang na mga goals lang muna na pwede nating ma-achieve ng maliit lang kay mama. Huwag ka munang masyadong mag-expect siguro para hindi ka rin masyadong masaktan pa ng mas malalim. And then I know mahirap na minsan nakikita mo lumalabas siya kasama ng mga kapatid mo and then you question yourself, bakit ako hindi? Medyo try natin na iwasan muna yon ng konti siguro, Matt. Para hindi makadagdag dun sa pain mo. At this point, Matt, ano ba yung pinaka gusto mong maging goal ninyo ni mama mo? So, totoo lang po. Ako malang yung gusto nyo lumayo. Ano yun? Sorry? Gusto ko na lang po muna sigurong lumayo talaga. Yung kasi ang nangyayari din po, pag nagkakaproblema sila ng bagong partner niya, saka lang siya umuwi dito sa akin. Oo. Okay na sila, alis na naman. Oo. Parang doon lang niya ako maaalala. Hindi naman siguro pagiging masamang anak yun, Matt. And I think makakatulong yun sa'yo mentally at this point because ikaw na rin nagsabi, of age ka na, 34. Yung mga kaibigan mo, sinasabi parang, ba't ka pa naghahanap ng ganyan-ganyan? Huwag mo na yun munang pansinin. Diba? At this point, para sa akin, is makapaghanap ka ng professional help na makakatulong sa'yo, natanggalin lahat yung bagahe mo na nasa puso mo at nasa isipan mo, and then you concentrate on yourself muna at this point. Diba? I don't know kung narinig mo na mention ko yun dito one time. Meron akong seminar na inattend. I think that will help you. We will send you the contact details for that one. And I believe makakatulong yun sa'yo kasi meron doong isang exercise na ginawa namin na parang susulat ka sa sarili mo. Right-handed ka ba or left? Right. Right, okay. So mamaya after natin mag-usap, Matt, ang assignment mo sa akin ay susulatan mo yung sarili mo. Yung left hand mo will write as the small Matt or baby or younger Matt to the big Matt. Ibig sabihin, yung left mo, susulat mo lahat doon yung gusto mong sabihin kay Matt na matanda na. Susulat mo lahat doon, lahat ng feelings mo, lahat ng emotions mo, lahat ng nasa utak mo ngayon, puso mo at isipan mo, susulat mo yon. And then, lalagay mo doon, Dear Big Matt. Ito yung sasabihin mo. Tapos, Love Little Matt. Yung right hand mo, gagamitin mo ngayon, sasagot ka kay Little Matt. At i-assure mo at this point, si Little Matt, na ito, ako yung nandito para sa'yo.
Kuha mo, Matt. Gagawin mo yung exercise na yan mamaya. And then we will connect you with the right person para makatulong sa'yo dito sa pinagdadaanan mo na ito. And I hope it helps para ma-release yung napakarami mong emosyon at this point, ha? Thank you, Chan. Thank you, Bob. And we're here anytime. Pwede kang tumawag and we can talk to you and we can help you, Matt, ha? Thank you, Bob. Ako na magsusponsor nung seminar mo na yon, ha? Every weekend lang yon. Pupunta ka doon ng Friday, Saturday, Sunday. Umaga, tapos hapon, uwi ka, tapos balik ka ulit the next day. And I hope that will be a good start para itong ibang mga emosyon na nararamdaman mo, all this pain from the past, yung anger, lahat ng yan, ay hindi naman siya totally mawawala, but it will help you deal with it. Okay, Matt? And then i-update mo kami dito anytime. Ibibigay ko yung kay Jess yung number, ha, and thank you for sharing your story with us and for trusting us. Maraming salamat, Matt. I pray for the best for you, ha. Nandito lang kami palagi, okay? Salamat po, Jess. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating kaserbisyo na si Matt. Napakahirap po ng kanyang pinagdaraanan, kaya nako, ipag-pray po natin si Matt, dahil napakahirap po talagang mag-isa ka at lumaki ka na wala ang iyong mga magulang. Yan talaga yung sinasabi natin na nakakalungkot na nangyayari sa marami pong mga bata ngayon na nagiging produkto po ng broken family. Kaya thank you, Matt, sa iyong tiwala sa programa, and thank you din sa lahat po ng ating mga kaserbisyong nakasama ngayong araw na to. Hanggang bukas po muli. Tiger Lily, thank you. Ganon din kay Jean Eric King Gafate, kay Estrella Garcia. Sino pa ba? Ng mga nagpadala ng kanilang ano. Si Sweet Love, sabi niya, pati ako naluha na kay Matt. Yung apo ko, ayaw niya na mababanggit ko sa kanya anything to do with her nanay. Totoo po yan. Ako, napakahirap. Estrella Garcia, thank you po. Naku, maraming salamat. Pagpatuloy po natin yung pagdarasal natin para po kay Matt. Ay, ang hirap po talaga. God bless us all. Hanggang bukas po muli. Ako to, si Chang Ami. Bye! Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.